Alam niyo po mga ka-vloggers, may mga kaso at madalas kaso rin po sa mga ganyan yan, ng aircon, na maganda nga lamig, ang problema naman, hindi nag-automatic. Bakit nasira kagad? Maaari na nung ginawa po siya mga ka-vloggers, hindi nabigyan ng pansin yung tungkol po sa thermostat. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello, hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, ito po ay part 2 nung topic natin na tungkol po sa compressor. Yung bakit kapapalit pa lang ng compressor? Blow by na naman. O maingay na naman. So part 2 po tayo ha mga ka-vloggers. Isa sa mga dahilan pa rin po mga ka-vloggers kung bakit ang inyong compressor, yan, compressor no? Kung bakit mabilis siyang masira ay maaaring nung nagawa na siya, siyempre naikabit na, gumana na ulit, nakargahan na ng Freon, malamig siya, andun ako ngayon sa topic natin ngayon, malamig ha, bakit anong problema, bakit nasira kagad? Maaari na nung ginawa po siya mga ka-vloggers, hindi nabigyan ng pansin yung tungkol po sa thermostat. Alam niyo po mga ka-vloggers, may mga kaso at madalas kaso rin po sa mga ganyan yan, ng aircon, na maganda nga lamig, ang problema naman, hindi nag-automatic. Kumbaga andar lang ng andar, siyempre nakargahan. Marami po sa mga, yun ang isa sa mga mali po ng mga kaibigan natin na ka-vlogger natin dyan eh, na technician. Kaya inaano ko po to, binibigyan ko ng pansin para malaman po ninyo at bigyan ninyo ng pansin mga ka-vloggers yung tungkol sa thermostat. Huwag nyo sabihin na electronic thermostat yan, original yan, okay yan. Kailangan mga ka-vloggers, once nakargahan na po, observe ninyo yung sasakyan. Paandarin muna ninyo mga ilang minuto na nandiyan sa inyo. Tapos babasahin yung konti yung condenser. Hindi nyo naman lunurin yung condenser sa tubig. Kaya lang naman binabasa pagka medyo umiinit na. Pero hindi yung kinakarga nyo pa lang, babasahin nyo na. Baka magbara pa po yung dryer ninyo. Pabayaan nyo muna na medyo uminit yung mga hotline. At saka po ninyo siya obserbahan. Yung tubig po kasi katumbas yun mga ka-vloggers ng hangin na papasok once sa umapak na kayo ng gas, tumakbo na kayo. Kaya binabasa po sa konti lang. Tapos observe nyo na po. At tingnan ninyo yung pag-automatic ng compressor. Dahil isa sa mga dahilan kung bakit bago pa lang ang compressor, kumbaga ilang buwan o taon na rin ng ano, pero halos bago, sa mahal ba naman ng compressor, lalo kung bago nilagay. Tapos hindi nag-automatic, andar lang siya ng andar mula Maynila hanggang Baguio, hindi nagpapahinga. Siyempre naman, kahit kayo naman siguro, mag di kayo nawasak, ewan ko na lang. Di ba po mga ka-vloggers? Isa sa dahilan po yon. Thermostat, napakasimpleng bagay. Malamig nga aircon, hindi naman nag-automatic. So, magyayelo, bumubomba siyang tuloy-tuloy. Kahit hanggang saan mo dalhin yung kotse, bumubomba. Nahihirapan po yung compressor. So, kung mahina-hina yung compressor na yun, lalo kung halimbawa, misa hindi original, gawa kung saan dyan, sandali, nasisira po siya. So, ang advice ko, once napalamig na ninyo, observe po ninyo yung pag-automatic. Kailangan namamatay ang compressor, pag malamig na, magpahinga siya ng mga ilang segundo, na pagka medyo doon sa loob, nagpahinga na, medyo nabawasan na yung lamig, kailangan mag-on na siya. Huwag yung umiinit na, doon pa mag-on, masama rin naman po yun. Ha? Tandaan po ninyo yun. Advice ko, observe ang thermostat. Kailangan mamamatay siya para pag nag-on, malamig na malamig yun. Yun.
masasabi kong okay na po ang ano nyo, aircon ninyo, tatagal ang compressor. So, yan lang po muna tayo ngayon, part 2. Mga ka-vloggers, sana nakatulong na naman po ako sa inyo. Ano pa po ba ang sasabihin ko, mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam, mga ka-vloggers. Paalam po. Salamat po.